Yo, magandang araw. Ayan, walang magandang araw kasi umuulan. May sama ng panahon. Welcome back to my YouTube channel. Yon, magba-vlog ako ngayon. Walang pwentang vlog na naman 'to. Maghuhugas lang ako ng motor, maglilinis. Naglinis lang ako ng motor, umulan na, sumama na ang panahon. Ibang klase lalo na siguro pag naligo ako. Talagang sobrang lalakas ang ulan. Yan, ito ang gagamitin natin sabon sa paglilinis ng motor. Bali, shampoo, tapos panghugas ng plato. Ito ay Joy. Pagsasamahin ko sila, alam nyo kung bakit ito ang gagamitin ko. Kasi para kahit matuyo yung motor mo, kahit hindi mo punasan ng tuyong basahan, hindi siya mamumuti. Mas maganda to. Subok ko na ito. Lagi ko itong ginagamit. I-try nyo to. Hindi ako mapapahiya sa inyo para kayo nagpakarwas. Makintab na makintab palalo ang motor nyo pag ito ang ginamit nyo, sigurado walang kamalangis-langis na matitira. Yan, ito, makikita nyo, yan, hinahalo ko para pag sabon natin sa motor, talagang lapat na lapat, mix na mix ang pagkakamix ng sabon. Unang step, ito ang unang-una nyong gagawin. Huwag muna nyong sasabunan, huwag muna nyong kukuskusin ang basahan. Tatanggalin nyo muna yung mga buha-buhangin ng motor bago nyo sabunan, bago nyo kuskusin ang basahan. Kasi maraming buhangin yan, lalo na tumuulan. Magagasgas yung motor mo, magagasgas yung mga flaring. Sayang pag nagasgas. Ayan, ako napapansin nyo, pinasisiritan ko lang muna para sigurado na wala na mga buhangin bago tayo maglagay ng sabon, bago natin punasan ng sabon, punasan ng basahan. Ayan, tatanggalin muna natin yung mga dumi-dumi. Yan, lalo na sa itaalim, yung mga singit-singit, kailangan matanggal yan. Mahina nga ang pressure nitong hose na gamit ko eh, kaya hindi siya sobrang natatanggal, kaya sinasabayan ko ng kamay para matanggal talaga yung mga dumi-dumi. Ayan, sisimula na natin sabunan. Kukuskusin na natin ang basahan. Ayan, kailangan yung basahan na gamit nyo, hindi siya matalas. Yung talagang smooth lang, may nabibili namang basahan na talaga para sa motor eh. Para hindi talaga magasgas yung flarings. Pero para sa akin, mahirap din naman yung laging hinuhugasan yung motor. Yung mayat maya yung hugas, yung mayat maya lagi ang pupunasan. Mas lalong naluluma, ganun ang nangyari dun sa motor ko, dun sa XRM ko. Mayat maya lagi kong hugas, punas, lalo nang mabilis matanggal ang mga pintura. Yun lang siguro, mga 1 week, isang beses, ganyan. Alagaan mo lang, ang importante, huwag mong paiinitan ang motor mo at saka yung ibababad mo sa ulanan. Yung pag naulanan tapos maiinitan, grabing sumira ng kulay, no? Yun ang pintura ng motor. Yun ang mabilis makasira at makakalawang. Kaya dapat laging nasa bubong yung motor mo, may bubong para hindi ay nasisira, para tumatagal talaga. Sisimula na natin ang pagbabanlaw. Babanlawan na natin, tatanggalin na natin yung mga sabon-sabon na ginamit natin para mapunasan na natin mamaya. Yan, ang hina ng pressure ng tubig, kaya hindi sumirit ng masyadong malakas. Maganda yung medyo malakas para talsik na talsik talaga yung mga dumi. Pero okay naman ang pagkakalinis nito.
Kaya nililinisan ko to kasi may pupuntahan ako bukas. Hindi ko naman itong gagamitin ngayon kasi umuulan eh. Bukas pa, bukas na mga alas 8 ng umaga. May pupuntahan ako kaya nililinis ko. Iba rin kasi pag medyo malinis ang motor. Sabi nga ng iba, pag malinis ang gamit mo, malinis ang mga sasakyan mo, motor mo, sumasalamin yan sa tao. Parang malinis ka rin sa katawan. Mukha man ako madungis pero araw-araw naman ako naliligo mga boss. Kaya na, binabanlawan na natin. Yo, malinis na malinis ang mga singit-singit niya. Ayan na. Ay, sarap maligo. Ayan, lamig, lamig ngayon. Lalo na tumuulan. Buti pa ang motor, naliligo. Yung may-ari, hindi. Ayan, natuyo na natin. Punasan na natin ang basahan na tuyo. Ayan, kita nyo. Ayan, tuyo na. Hindi ko na naipakita doon sa video kung paano ko pinunasan. Pinunasan ko lang siya nung malambot na basahan, yung hindi magaspang. May nabibili naman ganun ay pampunas sa mga motor, sa kotse, para hindi magasgas. Yun ang ginamit ko. Ayan, tiyatang kita nyo naman, tuyo na. Oo nga pala, ipapakita ko sa inyo kung saan ko nilalagay yung camera ko pag nagmumotor ako. Bale, cellphone lang ang gamit ko. Wala tayong GoPro, kaya makikita nyo kung paano ang ginagawa ko para makapag-video. Yan, nakikita nyo ba to? Itong aking ano to, lagayan ng cellphone. Ito ang ginagamit ko pag bibidyo, pag nakamotor. Wala kasi akong GoPro, kaya ito ang ginagamit ko. Nilalagay ko sa katawan ko para makapag-video ako habang nakamotor. Ito, tinan nyo. Nakalagay lang dito. Papakita ko kung paano. Tapit nyo lang dyan. Saan nyo lang ilalagay ang video? Ayan, diba? Pwede nyo niyang itago. Pwede nakatago yan. Ayan, kita nyo pag nakamotor. Ayan, kitang-kita talaga yung harap niyan. Maganda rin kasi yung may video ganyan. Pag halimbawa may mga sakuna o may mga enforcer na hinuhuli ka pero wala kang mga violation, pwede mong videohan, pwede mong kunan. Pwede mong itago sa kanila para hindi nila mahalata. At maririnig mo yung audio ng usapan nyo. Pwede mong itago sa damit. Ayan lang, medyo hindi kagandahan kasi hindi naman GoPro. Pero kahit pa paano, nakakapag-video ako dyan.